sa mga social networking sites, nagtatagpo ang mga HIV positive at nagbibigayan ng lakas ng loob sa isa't isa. Ayon sa isang pag-aaral, mahalaga sa isang HIV patient na magkaroon ng peer group na uunawa at susuporta sa kanya. Magbabandi lang si Apple Salandoni. Hindi agad na diagnose ang sakit na HIV ni Michael, kaya malala na ito nang malaman niyang nahawaan pala siya ng virus. Gayunman, nagpakatatag siya at nagpagamot. Sa loob ng panahong nagpapagamot si Michael, sinimulan niya ang isang blog na pwedeng puntahan ng mga tulad niyang may HIV. Laman ito ang mga impormasyon tungkol sa HIV at may chat room kung saan pwedeng mag-usap ang mga taong may sakit nito. Ngayon, umaabot na sa 3,000 ang bumibisita sa kanyang blog kada araw. Iba parang normal na. So sila na mismo yung nagmamotivate dun sa iba na kaya nila yung ginawa namin. Ayon sa isang US study, ang social networking sites gaya ng Facebook ay epektibong paraan para maipakalat ang kaalaman tungkol sa HIV. At dahil uso sa mga kabataan ng internet, sa ganitong paraan ay maiiwasan din ang pagkahawa nila sa sakit. 7 sa bawat 10 taong may HIV ay nadedepress, kaya mahalaga ang support group. Karamihan din sa mga HIV patients ngayon ay pabata ng pabata na nasa edad 17 hanggang 25. Importante na merong support system. This is tough enough to deal with. You do not want to deal with it on your own. Ang mahalaga, ayon kay Savannah, ay magkaroon ng isang taong may HIV ng komunidad na uunawa at susuporta sa kanya. Para sa Bandila, Apples Halandoni.